Isa po sa mga iniimbestigahan sa paglubog ng lansyang MB Kim Nervarabi sa Ormoc ay ang nabaling katig ng lansya mula sa lungsod ng Ormoc mismo. Nakatutok crime si Rafi Tima. Rafi? Mike, isa sa sentro nga ng investigasyon ng katig nitong MV Kim Nirvana na narito sa ibabaw ng pantalan na posibleng dahilan nga ng pagtawag nito. Pero habang gumugulong ang investigasyon, kinumpirma sa atin kani-kanina lang ng Regional Coast Guard Commander ng Eastern Visayas na nakakasakop dito na nirelieve na siya sa pwesto at hinihintay na lang daw niya ang kanyang kapalit. Ito ay matapos siyang pangunahan ng paghahatid kahapon sa mga labi at survivors pabalik sa Camotes Island. Ang masaya sana ng pag-uwi nitong Huwebes, napalitan ng lungkot sa gymnasium ng Pilar. Dito pansamantalang idiniretso ang mga labi ng MV Kim Nirvana B para mabasbasan ng kanilang pari. Pero kahit ang pag-uwi ng mga labi at ng mahigit 100 survivors, pahirapan pa rin dahil sa malalakas na alon. Ang isa sa mga nakaligtas sa trahedya, hindi napigilang maging emosyonal. Walang dasal na lang po kasi hindi ko na talaga inasahan na mabuhay pa ako kasi dinaganan ako ng maraming tao. Kung ang ilang pasahero galit sa nangyari, ang Amerikanong si Larry Drake hindi raw sang-ayon sa mabilis na pagsasampa ng kasong murder sa crew at may-ari ng bangka. Bayani ang turing kay Larry matapos mailigtas ang tatlong pasahero, kabilang ang batang ito at isang buntis. In my personal opinion, it's wrong. They did a good job. They really did. They tried to save people. I think it was just an accident. Everybody's saying it was overloaded. The captain did an illegal maneuver. But these people are saying all the stuff weren't on the boat. Posibleng ang pagkabali daw ng katig ang sanhi ng buong aksidente. When he accelerated to get going, we heard this big crack. I think the right rear outrigger broke. A wave hit the left front and it brought the boat up and over it went. Some people are trying to say it rolled, just rolled over. And 100% wrong. The boat, the front rose. The left front rose up and then it slammed upside down. Tugma naman ito sa isa sa mga tinitingnang angulo ng Philippine Coast Guard. Kaya naman ipag-uutos na raw na isailalim sa stress test ang nabaling katig. Ito ang nabaling katig na siya ngayong isa sa sentro ng investigasyon sa laki ng bangkang ito at sa bigat ng dala nitong kargamento. Dagdag pa ang bilang ng mga pasaherong lagpas sa kapasidad nito. Posible mo nung bumigay itong kapirasong dugtungan. Sa bilang ng Coast Guard, 61 na ang nasawi. Pero tuloy pa raw ang kanilang search operation. Dahil malapit lang yung incident sa pier, so scientifically din, dito lang siya, hindi siya lalayo kung mayroon mang lumulutang. Mike, ayon sa City Disaster Risk Reduction Office ng Ormoc, sa pinakahuling bilang ay 224 na yung bilang ng pasahero nitong lumubog na bangka. Malayong-malayo na ito sa 187 na nakalista sa manifesto ng bangka. 61 ang bilang ng patay, 163 ang kumpirmado nilang survivors at 3 pa ang hinahanap. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.